Honda CB125. Yan. Ayaw na kumagat ng kanyang kicker. Yan, pinagagawa sa atin. Ayaw na kumagat ng kanyang kicker. Wala na, lalo na pag malamig na. So, binuksan na natin dito sa kabilang side sa may clutch niya. Yan, kasi pag nawawala ang kicker ng isang motor, lalo na mga Honda, Suzuki, Barako, nagkaka-damage ang kanyang clutch lining. Kalimitan, pagka ganun na ang sitwasyon, medyo malala na ang nangyari. Nadadamage na din yung kanyang clutch wheel o clutch hub, yung kabitan ng lining yan. Pag nadamage na yan, so yan, dagdag gastos na yan, sayang. Kasi kung ito ay naagapan kaagad, yung nung umi-slide na medyo pinatingnan na pinagawa, hindi na sana madadama ito. So naging dagdag gastos pa to. Ang mahal pa naman ang pyesa ng clutch lining ng CB125. Yan. Tapos tong clutch hub dumamay pa. Yan, medyo masakit sa bulsa to. Yan, kung kayo ay nararamdaman niyo sa inyong motor, dumudulas na yung lining niya. Ramdam niyo naman kasi pag mga ngambyo, umaatungal pero walang batak. Bitaw niyo na yung lever ng clutch pero ayaw pa ring umiktad ng motor. So ibig sabihin, ang lining palitin na. Dapat niyo nang agapan. Pabuksan niyo na, papalitan niyo na ng lining o kaya naman alalay na sa takbo. Kasi oras na hindi mo mapalitan yung clutch lining, ito na ang susunod na nadadamage, yung lagayan ng lining. Yan. Siyempre pag nadamage to, dagdag gastos ka na uli. Halip na lining lang, nagkaroon ka pa ng panibagong kagastusan pa. So yan, dapat sa mga nakapanood itong video to, tandaan nyo, kung kayo man ay may sasakyan o tricycle o motor na ganito, CB125 or Barako man o Supremo, basta naramdaman yung umi-slide na po yung lining, agapan nyo na po para hindi pa lumaki ang inyong gasto. So yan ang ating papalitan, yung clutch hub niya o clutch wheel. Tapos ito pong plate na ito, yung isa po niya na damage na rin kasi siguro talagang matagal nang umi-slide. Yan, kita nyo, nagkatama na, lumubog na din yung lining. Siguro matagal na siyang nag-i-slide kaya hindi talaga lang inintindi o binaliwala o wala pang budget. Yan, ito lang naman po ang clutch lining. Ito lang po sanang mapapalitan kung sakaling inagapan. Kung naagapan po kagad, so ito lang ang papalitan. Yan. O syempre, papalitan na natin to ng bago. Ito, sineshare ko lang para kung mapanood mo itong video ito, dagdag kaalaman lang sa inyo kasi hindi naman, hindi ko na ituturo kung paano magbaklas o magkabit kasi madali lang naman magbaklas at magkabit. Saka number one, share lang to sa mga hindi pa marunong sa motor para maging silbing aral sa inyo. Yan, saka yung isang video yung i-share ko pa sa inyo, yung sa NMAX, kung gaano ka-importante yung pin code na ibibigay sa inyo pag bumili kayo ng NMAX na keyless. Yan, share ko din sa inyo yun. Pagsasamahin na natin dito sa maikling video to. Mga paalaala lang. Yan. So, ito naman yung NMAX B2. May kaunti lang din akong tip sa inyo na mahalaga dito sa NMAX. Lalo na pag keyless. Yan. Itong NMAX na ito, nawala ang kanyang susi o ang kanyang remote control at saka yung kanyang pin code. Ngayon, hindi na siya mapaandar nung may-ari kahit anong gawin pindot dito sa kanyang susian. So, pag kayo'y bumili ng NMAX, dapat alam nyo yung pin code o tatanong nyo rin doon sa kinunan nyo. Kasi number one kasing pinakamahalaga sa NMAX, yung kanyang number ng code, yung pin code niya, yung number nun. So, pag nalimutan mo yun, nagdadala na lang, alba, hindi mo na ibigay sa'yo ng binilha mo yung code niya, yung pin code, ang nagdadala na lang sa iyo ay yung remote control. So paano kung pumalya yung iyong remote control o biglang mabasa o masira o mahulog? Ngayon wala kang pagsususuga nung number. Kahit pa anong gawin mo, hindi mo mapapaandar ang iyong NMAX. Kaya napakahalaga ng pin code. Yan, itong binibidyo kong to, itong pinakikita ko sa inyo na NMAX. Ganun na nangyari dito, nawala ang kanyang pin code at susian. So hindi na ngayon magamit. Ngayon, naghanap kami sa social media kung sino marunong maggawa o paano dapat gawin.
Ngayon nakakita naman kami na marunong gumawa pero malaking halaga. Kaya napagana pa ulit itong NMAX na ito. So talagang magiging aral sa iyo pag naranasan mo kung gaano kahalaga yung code pag nawala. Kasi yung presyo na kung paano mapaayos uli yung NMAX mo, halimbawa nawala yung code at saka yung remote control, yan, yung pinakikita kong yan, kung nawala yan, tapos hindi mo alam yung PIN code, malaking problema. Lalo na sa panahon ngayon, pandemic, mahal ng gas, ang hirap ng trabaho, ang laki pa na medyo mahal pa ang singilan kung paano may aayos yung NMAX mo. Siyempre, number one kasi, kung alam mo yung PIN code ng motor mo, lalo't keyless, kahit wala yung remote, mapapaandar mo yung NMAX mo. Mabuti na lang, sa kahanap natin, kasi-search natin, minatagpuan tayong isang mahusay at referral din ng mga nangyari sa kanila na nawala. So yun, naibalik uli sa dati itong susian ng NMAX, nabigyan uli ng panibago remote, pero hindi lang basta-basta yung gastos, talaga medyo mahal. Kasi hindi ko nasasabihin yung presyo, basta pahalagahan nyo na lang yung PIN code ng inyong NMAX at yung inyong remote. Kasi talagang mabigat din sa bulsa ang pagpapaayos. Yan. Kaya sineshare ko sa inyo to, silbing aral din kasi. Kung mapapanood mo itong video to, kung ikaw ay naka-NMAX, yan, siyempre iisipin mo kaagad yung PIN code. Kung hindi mo pa na itatago, hindi mo pa na ingatan mo, o ilagay mo na sa hindi mo malilimutan yung number. Yan. Saka yung remote, kasi yung remote kasi namamali yan, napapalitan na remote. Pero yung PIN code, pag nawala at hindi mo na natandaan, yun na, doon na tayo nagkakaproblema. Kahit pa anong gawin mo, hindi mo mapapaandar yung NMAX mo pag nalimutan mo yung PIN code. Wala kang pagsususugad. Mabuti na lang, meron pang manggagawa. Kung kuwan, bibili ka ng isang buong ECU, isang buong motherboard, lalo mas malaking gastos. Mabuti na lang na repair, pero kahit na repair o na iayos pa rin yung kanyang NMAX, talagang mabigat pa rin ang kagastusan. Talagang presyong talagang madadala kang iwala. Kaya sa mga nag-NMAX o mga keyless na motor, kung kayo ay bumili sa mga marketing, tanungin nyo kaagad yung code, isave nyo kaagad yung number, itago nyo na kaagad ng mas maayos, kasi mahirap pag nakalimutan mo o nawala, talagang gagastos ka ng malaki. Yan, ibinabahagi ko lang sa inyo, NMAX version 2 keyless, yan ang naging problema niyan. Kaya kung sakaling ikaw ay bibili ng keyless na motor, yan, tanda mo na kaagad, isave mo na kaagad yung PIN code niya o yung remote. Dapat hindi, isave mo lagi tuwing nasa biyahe ka, isave mo na. Laging sa hindi mo mawala mo ilalagay. Kasi oras nga na mawala, ay naku po, talagang masakit. Masakit sa bulsa. Hindi ko nasasabihin sa inyo yung amount ng ginastos ng mga ari, pero talagang mararamdaman, ramdam na ramdam mo. Kasi ang laking, hindi naman ano, pero talagang mahapdi. Thousand. Yan. Shout out sa nagawa, taga Cavite. Yan. Okay naman yung pagkakagawa niya. Legit. Talagang start ka agad. Kaya lang syempre, yung presyo talagang palibas, sa konti palang nakakaalam nung siguro. Kaya ganun palang ang singilan. Yan. Pero salamat na din kasi nagawa yung NMAX ni Sir. Yan. Hanggang dito na lang ang aking kaunting tutorial o naibahaging kaalaman sa inyo. Ayan. Maraming salamat sa panonood ng video ito. Ayan. Thank you. Maraming salamat.